ganda na ng panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Doc Sosie De Leon at si Casendo o si Sir Rosendo Son, Chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Hello po! Magandang araw sa inyong dalawa, Casendo at saka Amy. Gandang araw to both of you. Kamusta po? Kamusta? For the past week, medyo busy. Tinitingnan natin yung mga area na ng mga farmers na nasa landa. And of course, sigurado kung konti ang ani, tataas ang presyo. Ganun talaga. Opo. Ayun na, banggit mo. Nabanggit ni Casendo, natataas ang presyo dahil konti ang ani. Eh, nabalitaan ko po, Doc Sosie, 500 na daw po yung sili. Siling green, yung berte, yung nilalagay natin sa sinigang. 500? 500? Oh, pero alam mo, merong taon na inabot ng 1,000 per kilo yan, ha? Meron, natatandaan ko, meron time na 1,000 per kilo. Pero sandali, siguro mga 2 to 3 weeks. But even then, ibo-brought out ko lang naman yun sa amin sa livestock, ano? Ang daming nagtawag sa akin, paano gagawin nila. Yung mga old na pullets na gagawing ready-to-lay layers para sa pangingitong, ang daming nasirang mga building at saka gininaw ang mga sisiw na namatay. Eh, yun ay parang yun ang simula ng magiging layers. Kaya maaaring ang itlog ay maaaring tama lang dahil marami namang pumasok sa pag-iitlog. Opo. So, wala pong gumalaw na presyo sa itlog. Tama po ba? Wala naman. Sa matter of fact, bumaba na nga ng konti eh. Pero ang sinasabi ko, yung mga ready to play, yung mga yung gagawing dumalaga, yung magiging balang araw layers. Oo, nasalanta yun, lalo yung mga sisiw noon. Oh. Ah, okay. Yung ano eh, yung small size, tsaka yung mas maliit pa, medyo mas mababa. Kasi yung mga nag-alaga ng manok, ngayon, ano eh, lumalabas yung itlog. Pagka yung manok pala ako, unang lalabas, talagang mas maliit yung itlog, hindi normal size. So, yun, maraming small size ngayon. Kaya yung presyo ng small size tsaka yung smaller than that, mas mababa ang presyo talaga. Pero yung regular size, yung mga medium, large, mataas pa rin ang presyo. Pareho pa rin. Okay. So yung sinasabi nila na okay. Price, ano ba yan? Di ba may ano ngayon? Price freeze? Opo, yun na. Mahirapan yun. Yeah. Mahirapan. Kasi yung supply and demand, dahil dun sa nasalanta, sa Baguio, Comonte, talagang tataas ang presyo. Opo. Saka, Casendo, sabi ng DA, nagbigay daw sila ng mga SRP. Pero parang sa internet lang eh, naka-display lang kasi pagdating mo ng palengke, iba ang presyo. Diba? Parang gusto sabihin ng tingin na doon ka Yun nga eh. Yung price freeze is ano? Price freeze is mahihirapan ma-implement. Yun ang tingin ko lang ah. Hindi ganun kapilis dahil ang dami natin na nasalanta
kagaya ng palay ngayon, ano, tumaas din ang presyo ng palay, no? Kasendo, Amy, napansin ko pag sinabi mong price freeze, ginagawa yan dahil tumataas ang halaga ng mga agricultural product, tama ba? Yeah. Tama? Yes po. Okay. Meron bang price freeze na bumababa ang presyo ay pahintuin ang pagbaba para tumaas naman? Wala. Ayun lang wala. Ayun lang wala. Parang walang ganun, di ba? Pag pababa ang presyo, talagang bumubulusok pababa. Kaya ang farmer ay kawawa, walang proteksyon. Yun lang ang kawawa. Pero pag tumataas naman, yun naman ang kinakailangan. Parang ikat hanggang doon. May bigyan ng limit, no? So, but anyway, just to inform you, tinawagan ako kanina ng National Federation of Hog Farmers Chairman ni si Chester Warrentan. Nag-meeting sila with USEC yata o ASEC. Diniscuss nila yan. So nagkaroon ngayon ng parang magiging SRP ang let's say sa baboy, yung liempo is 290 yata plus or minus 10. Siyempre lahat siya magpapositive. Wala namang magbababa. No? So magiging 290 hanggang 300. Ang kasim o yung mga laman ay maglalaro sa 260 plus or minus 10. Pero ang kagandahan naman ito ay sa mga farmers ay yun will apply only sa wet market, sa public or talagang yung wet market na nasa isang malaking bubong, ano ha? Pero yung pagdating sa talipapa at saka yung stand alone, meaning medyo isang apartment, wala malayo naman ka sa palengke, yun hindi kasama sa SRP. Kaya saka yung supermart din, dahil mataas ang cost, hindi rin kasama sa SRP yun. Ang magkakaroon lang ng SRP na binigay kong presyo sa baboy ay talipapa, supermarket, mini grocery, hindi kasama dyan sa SRP. Yeah, yun ang isang concern din natin, no? Kasi kung ang SRP is nasa market lang, kung hindi kaya ng market yung presyo, baka lahat mapupunta sa supermart. Kasi yung supermart walang SRP eh, di ba? So, pwede magbenta yung supermart ng 350. Eh, pero kung yung market, yung wet market, kung hindi naman kayang mag-angkat yung ano na ganun na presyo dahil mahal kunyari yung deliver sa kanya, baka hindi na lang sila magbenta. Yun ang isang sinasabi ko. Dapat kung i-monitor nila, pati yung mga supermarket i-monitor nila, pare-parehas. Hindi yung wet market lang ang i-monitor nila. Kasi yung mga frozen meat, mostly na supermarket yan. Ibig pa sabihin, pwedeng itaas yun. Di ba? So, hindi fair din sa mga local lab producers. Oh. We hope na no, maayos yun, no, kasi palagi sinisita is yung wet market eh. So, kung pinag-uusapan wet market or market is yung local produce ang marami. So, yun ang naapektuhan kung i-price freeze nila yon. Pero yung sa supermarket, walang SRP. Di ba? So, yun ang sinasabi lang. Kasi ang katwiran nila dyan, ibang overhead cost ng mga supermarket, meron silang merchandiser, naka-aircon, yun ang mga minimart naman, o yung mga stand-alone na nakahiwalay sa palengke, ay may mga gwardiya, yung mga overhead din. Kaya yun ang isa sa mga kinakatwira nila. But anyway, let us see kung maipapatupad ng gusto yan tinatawag na SRP na. Tama ka. Kung yan ay istriktuhan, dalawa yan. Maaaring hindi na magtinda. Bakit pa magtitinda? Kung ang puhunan doon sa farm gate price ay masyado nang mataas. So, wag na lang magtinda. Hindi na baring malugi doon sa renta sa pwesto. Kaysa naman lugi na sa pwesto,
lugi pa doon sa ibebenta niya dahil mas mababa niya ibebenta laban sa pagkakabili. At walang tindera na gagawin yun, nabibili ka, tapos bebenta mo ng mura. Ano yun, bale? Dito nga sa amin, Doc Sosie, dahil nga dyan sabi pa yung pwesto, no? Malaking bagay yung upa doon sa pwesto eh. Kaya dito sa amin, ang ginawa po, yung mga nagpwesto sa palengke, dahil na rin to sa, ano, sa COVID din po, nilabas nila yung mga ano nila, pwesto nila. Uh-huh. Nandito po sa mismong harap ng bahay nila. Ganun yung nangyari. Yes. So parang, kasi syempre mababa ang presyuhan, mababayad ka pa ng upa. Ni, ano na lang yan eh, discarte na lang din yan eh para sa ating mga kababayan. Hindi ako kikita dyan sa loob, ilalabas ko na lang. So ganun po yung nangyari dito. Kaya pagka dumaan ka ngayon ng Nueva Ecija, dito, punta ng ano, National Road, nakikita mo may bentahan ng gulay, may bentahan ng baboy, kasi nilabas na po parang palengke. Ganun yung nangyari sa amin. Yes. So, nangyari niyan, Doc Sosie, walang SRP yun. walang SRP yun. Yun naman ay magiging pabor naman sa mga consumer. Sa mga farmer. Farmer and consumer, no? Tama ka, Amy, no? Hindi lang dyan sa papuntang Nueva Ecija, kahit saan. Dito sa amin, yung mga secondary road, ang dami, nagtitinda ng prutas, nagtitinda ng isda, nagtitinda ng tilapia, nagtitinda ng itlog, lahat. Kasi mas bibilin ngayon, dahil meron tayong pandemya, mas bibilin ngayon ng consumer yung nasa tabi ng kalye dahil naka-tricycle ka, naka-single kang bike o naka-kotse ka, paparada ka ng konti, wala kang katabing may COVID o wala kang kasama, unlike didiretso ka ng palengke. Kaya kawawa rin yung nasa palengke ngayon. Pero yan ang trending ngayon. Maraming nagtayo ngayon na handiyan sa tagliran ng karsada na almost living renta, nabibilihan sila. Oo, nabibilihan sila. Dahil nga natatakot sa COVID. Yeah. Yes po, mas malaki ang kita yes, nila. Yes. Pero kawawa yung mga nasulit pa. Ako nga, dun sa bahay na sa Manila, dun sa labas lang, may nagbebenta ng gulay. Dun sa... ganun-ganun, nagulat ka ako eh. Yung mga sa labas, nagbebenta lang. May ano pa, puto palang kalasyaw ha, sa Quezon City yun. Nagbebenta ng puto. Alayo ha. Alayo na inabot ka, Sendo ha. Kung titingnan mo talaga makita mo yung mga tao talaga nag-iisip ng negosyo. So ang ginagawa nila is para hindi na lalabas yung mga tao, no, kung anong barangay every street na doon sa mga barangay kung pwede magtayo ng pwesto, naglalagay talaga sila. Alam mo, ganyan talaga. Yan ang ingenuity ng ating mga Pilipino farmers. Kinakailan, buhay nila yung pamilya nila. Kinakailan, araw-araw, kumita sila. Kaya dyan mo makikita kung paano kasipag din ang ating mga kababayan. Opo. Ayan, Doc Sosie, sabi mo, masipag. Mamaya, may makakasama tayo na masipag. Ayan. Ganun? Mamaya, pag-uusapan natin. Doc! Usapang padulas tayo ngayong araw. Pag-uusapan natin po mamaya sa aming pagbabalik. Dahil mataas ang mga presyo ng mga bilihin at gulay, tignan natin, tumaas din po ba ang presyo ng saluyot? Ayan. Mamaya pag-uusapan po natin yan, Doc Sosie and Kasendo, sa pagbabalik ng Mag-Agree Na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree Na Tayo. Kanina po, napag-usapan namin ang presyo, ang matataas na presyo ng gulay. At nasabi ko din po, napag-uusapan natin ngayon ang saluyot. Ayan, Kasendo, sino po yung mga kasama natin ngayong araw? Yeah, maswerte tayo ngayon araw, no? Amy at Doc Sosie ang kasama natin. Si Manong Bonifacio Mencias, no? Hindi lang saluyot ang alam niya, no? Pero ito, ang pag-uusapan lang natin ngayon is saluyot, pero ang daming klaseng gulay yan na alam niyang itanim. At kilala-kilala rito yan sa amin na lugar, no?
So, maswerte tayo at naimbitan natin siya. Manong Bonnie, magandang araw po. Magandang araw po, Kasendong. Ka Bonnie. Ayun. Magandang araw sa iyo. Magandang araw din po, Doc. Magandang araw po. Magandang araw din po. Ka Bonnie, simulan nga natin ang tanong, ang tanungan. Ka Bonnie, ito ba ang tanim mo na saluyot? Eh, masustansya ba to? Eh, masustansya po talaga, ma'am. Eh, sa, yung iba ayaw na kumain na to eh, kasi madulas daw. Depende po siguro sa nagluluto po yan, ma'am. Pero talagang may talagang madulas po. Pag na-overcook, sobrang madulas po. Oo. Amy, gano'n naman talaga eh. Sa pagluluto, lahat ng gulay, no, ay almost hinahapkok lang para yung nutritive value noon ay manatili. Hindi talaga kahit saan gawin ang pagluluto, lahat ng vegetables, no, ay hindi dapat ino-overcook. Bawal ma-overcook. Yes, yan. Yes. Malaman nga natin kay Manong Bonnie kung paano ba, ano ba itong saluyot? Dahon lang ba itatanim ito? O kailangan ba buto ang pagtanim nito? Paano ba itong, mostly ba, ilan kailangan per square meter or isang hektarya ba o kalahating hektarya? Ano ba maganda dito sa saluyot na pwedeng pasukan ng mga nanonood sa atin? Bali po, buto po ang itatanim, Kasendong. Nakasa 1 hectare, mga 20 limon po, yung 20 gatang sa isang hektarya ang kailangan sa nabuto ng saluyot. At mula pagtatanim, ang sampuan po bago ma-harvest. Kaya madali lang po, opo, madali lang pong palakihin. Maganda, ha? Sa isang buwan lang, aani ka na. Opo, Doc. Oo. So, ano ba yan? Continuous naman ito, yung pag-ani mo o opo, isang beses na mag-ani? Ilang beses po yung ani. Yan. Bali po, kaya po hanggang 7 o 8 harvesting. Depende po sa presyo at sa hitsura po ng dahon natin. Depende po sa nagpapalaki po. Sa ngayon ba yung saluyot eh? Kunyari, yung presyo ba ngayon maganda o paano bang gastusan doon sa isang, kunyari, isang hektarya? Ano bang kailangan mong gastusin from borrowing pababa? Production cost niya? Manong Bonnie? Ang production cost po, mga nasa 30,000 po ang isang hektarya. Ah, okay. Ang sa production naman po, kung 10 piso ang isang tali, abot ng 100,000 po yung isang hektarya ma-harvest. Abot ng 100,000 ang ani mo sa isang hektarya. Opo, pag nasa 10 po. Pero ngayon po, mahal po talaga ang presyo ngayon. Nagawa po ng Baguio dahil kulang nga po sa supply. Nasa siguro sa farmer po, linis sa farmer ngayon, nasa 15 po. So, aabot ngayon ng 150,000 pag maganda po yung pagkatanim at yung maanim. 150,000 po. So, kukukwentahin natin, ha, Kaboni. 150,000 minus po ho na 30,000, gano'n ba? Kikita ka ng 120,000, gano'n ba yun? Ganun po siguro, pagka mataas ang presyo. Pagka depende okay po sa presyo po yan. Binanggit mo naman ka, Bonnie, sinasabi mo na maganda yung presyong yun, jackpot yun. Yun naman downside. Yung downside naman, kung lugi naman, magkano naman ang inaabot? Anong magiging per tali naman yan? Pag sa per tali po ay 5. Sa farmers na, ay nasa 50,000 lang yung kwan. Yung ma-harvest ng farmer. Maganda pa rin yun, 50,000. Di ba gastusin nasa 20,000 lang? Nasa 30 po, depende po sa area, sa lupa. Pagka, anong klaseng lupa? Halimbawa po, pagka maraming binhing damo doon,
kailangan mo ng mag-herbicide po. Two times po pagka hindi kuan, depende po sa damo na tumubo. Then depende rin po sa insekto na dadapo, eh magagastuhan din po yung farmers. Sa herbicide gagastos ka ba ng 4,000 sa isang hektarya? Opo. Lalo po pag summer. Ah, okay. So para yung buhod or yung purpose doon para at least alam ng mga viewer. Yung sa uod po, depende po sa panahon yan. May mga panahon po na talagang masiba po yung mga peste. Kaya depende na ho sa panahon yung gasto sa isang hektarya. So yung herbicide isa ano lang yun eh, di ba? Sa damo, di ba? Opo. Oh, yung insecticide, nag-spray din tayo ng insecticide yan? Doon sa... Opo, opo. Nag-spray din po. Okay. Pero ito is monthly, nag-aani ka na. So up to, kung 7 yan, up to ilan buwan bago mamatay yung isang tanim mo? Depende po sa presyo nga po. Siyempre, pag mahal po ang presyo, aalagaan mo. Pagka mura na po yung presyo, hindi na aalagaan. 7 to 8 times ang pagkakalam ko sa pag-harvest. Lalo na pag maganda ang panahon at maganda ang presyo. Depende rin po sa presyo. Sa mga panahon na harvest ka, kada harvesting mo, halimbawa, nasa pangalawa, mababa, sa pangatlo, mataas. Kaya maganda po dahil hindi lang po isang harvesting na lang sa milyon. Kaboni, may nangyari ba sa'yo, Kaboni? May nangyari ba sa'yo na sa pangatlo, pang-apat, ay nakitang bumababa? Kaya ang ginawa mo ay pinatay mo na yung halaman, hindi mo na inilagaan. Pero pagkatapos nun bigla naman tataas ang presyo. Nangyari na ba? Nangyari na rin po, pero sa akin po, kasi may sinusupplyan akong pang-export, pagka mura po, sa export ko dinideliver direkta po. Yung... So, nag-export ka pala? Exporter ka pala? Supplier po ng exporter. Supplier po ng exporter. Ayan ka, Bonnie. May tanong ako. Dahil nabanggit mong export, may pinang-export din kayo. Gaano ba katagal ang buhay ng mga saluyot bago ito malanta? Halimbawa, ng pitas na natin, gaano katagal? Pagkakaalam ko po sa processing po, ini-steam nila yon para pong nalaga na nasa sa Siena po. Then sa freezer na po siya. Okay. Na ngayon ano na siya? Naluto na. Nag-export pala tayo ng saluyot, no? Wow, galing ha. Kaboni, anong bansa ba 'yan? Sa Canada po at America po yung sinusupplyan ko po na exporter. Wow, galing ha. Eh ngayon galing. Kapag ini-export iba Kaboni, iba ang presyo dahil pang-export 'yon, alam mo pang-export. Mas mataas kinukuha sa iyo kung kumpara dito sa local na pamilyang bayan natin, tama ba? O parehas lang? Hindi po nila kaya yung sobrang mataas, nasa minimum lang po sila kasi po sa processing po, tsaka sa traveling, sa cargo niya, sa shipment, mataas din po ang ano nila. Kaya pagka mura po ang saluyot, doon ka ako bumabanat na mag-supply sa exporter. Okay. Kaya nagko-continuous po yung harvesting namin na nag-ano ng saluyo. Pinapaalagaan ko po sila pagka kuwanta susupply natin sa export niya po. Pinapa-schedule ko na po pagka ganun. Pagmura so, na po. Regular. Kaboni, so sabihin regular naman kung magbenta ka sa exporter, regular na na-export yan, tama ba? Opo, by order po. Halimbawa po, kada buwan po, pag maraming supply, nasa 10 biyahe hanggang 20 biyahe po ang pinapadeliver nila po sa akin. Ano ibig sabihin ng per biyahe, 10 biyahe? Gano'ng kalaki yung 10 biyahe? Ang isang biyahe po nasa 2,000 hanggang 3,000 kilos po. Wow. 3,000 kilos, wow. Pero ito'y biro lang, Kabonin.
Dapat habang alam mong pang-export yun, habang dinidiligan mo, by the way, gano'ng kadalas mo dinidilig, ano? Tsaka siguro habang dinidilig mo, dapat kinakausap mo ng English yan. Dahil pang-export mo. Buti pa sa lulo, tumabot ng Canada at US. Diba, Amy? Sendo, kasabihan nyo na pag daw nagtatanim ka o nag-aalaga ka ng hayop, dapat kakausapin mo eh, diba? Kasabihan yan, diba? Pero sa akin nila, ano eh, mas masarap daw yung hindi, ano eh, hindi maintindihan eh, kaysa yung maintindihan. Kaya Tagalog na lang kausap. Pag kausap yung saluyot, dapat Tagalog na lang. Bonnie, ibig sabihin, dinadala mo ba sa processor yung saluyot o pinipick up ng mga exporting personnel yung saluyot mo dyan? Dinideliver ko po sa planta po nila, sir. Sa farm? Sa planta po. Dinadala mo sa planta? Opo. Dinadala mo sa planta? Ayan ka, Bonnie. Yan tanong ko. Paano ka naman napasok dito sa pagtatanim ng saluyot? Ayan, maganda yung kita mo na nakakapag-export ka. Pero sumagi ba na i-export mo to kaya ako magtatanim ng saluyot? Ganon. Saka anong variety ng saluyot ang tanim mo po ngayon? Bali po yung magandang variety po. Hindi ko po alam kung anong variety. Ang nakikita ko lang sa mga dahon, may tatlong klase po ng dahon ng saluyot. Pero hindi pa po namin alam kung anong pangalan ng mga huyon. Saka nung ako'y nagtatanim pa lang ng talong at mga ampalaya, hindi pa ako nagtatanim ng saluyot. Nagbra-browse po ako sa computer kung ano ang kita ng saluyot. Nakita ko po sa research po ng UPLB, ang computation nila at sa survey nila is maganda rin po ang kita. Kaya nainganyo po ako na magtanim ng saluyot. Paano ka napasok sa exporting, Kuya? Ay, sa Kaboni. Dahil po sa kwan, medyo nadadamihan po yung, naluluwangan po yung kwan. Pagtatanim ko po, pagka mahina po dito sa market, sa internet at mga sinusuluplayan naming biyaherong taga Maynila, ang nagtulak sa akin para kwan, pumunta sa, hinanap ko po yung planta, saka manager. Talagang dinirekta ko po sa planta. So, mismo ang lumapit. Ang galing. Eh, kasi po, dati kong binibigyan ko rin po yung nagdadala doon, yung nagdi-deliver doon. Kaso nga lang po, nagka-problema po sa bayaran. Kaya ako po yung nagdirekta. Ah, dumirekta ka na. Opo. Mas maganda talaga magdirekta, no? At least sigurado mo yung sinusuplayan mo is yung planta mismo. Diba? Opo. Kasi po sa pagtatanim po, hindi po basta-basta. Eh, mas maganda po, nakasigurado ka na, limbawa, isang buwan na delivery yan, magtatanim ka, alam mo na na mabebenta mo. Hmm. Yan ang Amy Casendo, no? Alam mo, ang Department of Agriculture, particularly yung Bureau of Plant Industry, no? Dapat, even yung sa livestock, no? Animal industry, dapat eh, hindi lang pagtuunan yung paano magpalaki ng produce. Kung hindi marketing. Laging ang problema ng mga magsasaka natin ay ang marketing. Yung linkage ba? Actually, yung mga unang panahon, lagi nini-discuss yan, dapat magkaroon na ng direktang link ang farmer at saka ang market, no? Yan ang dapat. Laging yan ang problema eh. Yan ang laging problema. Ayaw nilang, Doc Sossi, ayaw nilang ano eh, magkaroon ng problema. Gusto nila eh, walang problema. At madaling mag-produce. Pero hindi yung i-produce ang tinitingnan nila eh. Yung importation. Kaya yung pag-perma. Mabilis mag-perma. Yun ang problema natin. Yun ang nangyayari sa atin eh. Kaya kung titingnan natin yung importation eh, ang laki eh, di ba? Buti na lang yung mga ibang bansa hindi nagtatanim ng masyadong saluyot. Nabanggit mo kasi nung yung nabanggit mo yung ibang bansa hindi nagtatanim ng saluyot. Tanong ko lang sa ating guest resource person ngayon, ating guest speaker, Kaboni,
Siyempre, nagdadala ka sa export. May mga bansa ba tayong kalaban o kakompetensya na nagtatanim din ng saluyot? Ay, hindi ko pa po na-research yan, sir. Kasi, Doc Sosi at Emmy, tingnan ko sa Google kung anong bang pangalan ng saluyot dun sa English name, no? Nahirapan lang makahap. So, ibig sabihin, baka hindi masyadong popular yung name dun sa ibang bansa, no? Kung hindi sana, yung ibang produkto, talong, eggplant, mabilis eh. Basta search mo kahit dyan eh. Pero ito, Baka naman kasi ito, Amy. Baka naman yung kaboni. Kaboni, dahil lang na sa pagtatanim. Ano ba sa English ang saluyot? Yot po, sir. Yot. Ha? Yot. 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 Tama ako. Tama yung ano. Yung first ko kanina, yot. Okay. Now, pag nagtanim ka niyan, ano ba ang kinakailangan? Di ba, may mga, lahat ng mga gulay, may buwan ng pagtatanim eh. Di ba? Anong ideal na buwan ng pagtatanim niya na kabon? Year round po, pwedeng magtanim ng saluyot. Basta pag rainy season, nasa mataas na lugar at kailangan hindi mataon yung patubo pa lang siya is masyadong maulan. Pag malalaki naman ho ng mga isang dangkal na, pag sobrang ulan at mahangin, magtutunaw din. O, kailangan po, may discarding rin po sa pagtatanim. Hindi po kailangan lang masyadong makapal ang itanim pag rainy days. Ngayon, malamig, medyo mas mabagal din po ang pagpapatubo ng buto pag malamig na at pagpapalaki. Kaya kailangan din pong konti lang yung tubig na ipapatubig sa saluyot pag malamig. Emmy at Doc Sosi, ang dami talaga ba kayo ng yung nasa field, yung saluyot? Yung nasa taniman. Kaya na ako serious ako nga sa Indo Hindi pa eh. Yun nga yung itatanong ko sana kay Kaboni. Kung paano yung pagtatanim niya, yung proseso, paano niya ba nire-ready yung lupa, ayan, tapos ano ba yan, buto po ba yan o direkta na sa tangkay, ipapasok na lang? Paano po yung ginagawa niyo pagtatanim? Mama, yung buto po, kailangan pong ibabad sa kumukulong tubig ng 2 minuto. Kumukulong tubig? Bira yun, yung pinangla, kumukulo. Saka mo i-ano ulit sa malamig na tubig. Then nakababad yan, nabasa yan, buong magdamag, kinaumagaan, 20 hours to 24 hours, tutubo na po siya. Saka mo siya i-broadcast po sa nakahanda na po taniman. Para bagang bira yan, ha? Sa direct seeding na palay, pero dry po siya, i-broadcast mo, tsaka mo patubigan. O kaya patubigan mo, tsaka mo i-broadcast. Hindi po kailangan kuligligin na para bagang sa dry seeding na, ay sa direct seeding na palay. Pwede rin pong wet, pagka yung tag-ulan, umuulan, pwede rin pong wet ka. So nga lang po, matagal pong palakihin ang saluyot pagka ganun po, yung kinuligleg po ng araro. Kailangan dry seeding, maganda po talaga, tsaka mo patubigan. Ang pagtatanim po, anong niyan? Bali, naabot kayo na sa buong araw, sa isang ektarya? Ganun ba yan, Kaboni? Kung nasa 2 lang po kayo, hanggang mayigit 2 araw po siguro. Depende po sa machinery na gagamitin mo. Halimbawa, sa pagpapatubig, kailangan mo lang, pag may manpower kang 6, may 3 kang makina, isang araw, pwede siguro matapos. Depende po sa patubig po iyan, kung malakas ang patubig, para siya ay dumikit agad sa lupa at
basa po yung lupa, hindi mo siya kinaumagan. Pag tumigat po yung araw, mabibilag po pag hindi tumigit sa lupa yung ito. Kaya kailangan i-broadcast mo muna bago mo patubigan para nakadikit po sa lupa yung buto natin. Yung sa lupa po mismo na pagtataniman natin, ano po yung preparation nyo? Bali, pag naararo na po, i-plaplaten na po, tapos i-kukawin po siya ng, divide mo siya ng, naayon sa level ng lupa, kasi hindi naman po parehas yung level ng lupa. Bali po siya ikahon-kahon ng mga 5 by 10 meters, ganun, depende nga po sa ng shape ng lupa natin. Tapos ready na yun. Pagka ano, oto, pwede na natin ilagay ating mga seedlings. Seedlings po ba ang tamang term doon, Kaboni? Direct seeding na po lahat direct yan, ma'am. Para hindi na po matrabaho kasi 1 month lang pong pagpapalaki ng saluyot. More or less. Pero karamihan, more than 1 month. Pero sa ang maganda talaga, eksaktong 1 month o kaya 35 days. Sa loob po ng isang taon, ilang beses po kayong magtanim na boni ng saluyot? Depende po sa market at sa order po ng sinusupplyan nating export. Kailangan continuous. Pero ano pero po yung pinaka-ano nyo? Kasi sa palay po, 2 beses kami dito eh. Sa saluyot po ba, ilang beses po usually? Bali sa akin po dahil farmer, marketer na rin po, kailangan yung minamarketan mo, kailangan mo diretso ang supply. Yung hawak mo yung isang biyahero, kailangan araw-araw yan may isusupply. Okay. Halimbawa ibig sabihin eh, Bang Bonnie, monthly mayroon kang stocks. Kailangan dire-diretso po. Pag wala akong staff, nagpapatanim po ako. Parang umaabot ka ng 12 times na tanim? Hindi. Kada buwan? Parang ganun? Tama ba? Year round po talaga dahil hindi lang po tayo farmer, marketer na rin po at supplier. Oo. Kaya kailangan po diretso. So, hindi pwedeng maputol yung araw-araw na kailangan diretso yung supply sa mga biyaherong Manila at kahit dito sa probinsya, kahit sa pang-export, depende sa pang-export po pala, depende po sa order nila. Kaboni, merong bang oras yan na dapat harvestin? Katulad noong talong, sabi nila, kinakailan maagang-maaga dahil yung pang-deliver ng balintawak, iba ng presyo noong medyo tinatanghali na. Sa saluyot, ganoon din ba siya? Depende po sa biyahero po yan. Kahit tanghaling tapat po, pwede po. Depende sa sinusupplyan mong biyahero. Oo. Kaya pwede kahit gabi, madaling araw, tanghali. Pwede po. Halimbawa, kailangan niya ng alas 2 po ng hapon. Ibiyahe siya ng Maynila. Meron din po kasi yung pang umaga, pang hapon, gabi. Kailangan kung sino yung sinusupplyan mo, kailangan masunod lahat yung oras nila sa pagbiyahe. Yeah. Kaya wala pong oras yung pag-harvest mo namin. Uh-huh. Ibig sabihin na sinasabi mo na walang oras ng pag-harvest, Kaboni. Ibig sabihin din noon, walang oras din ang pagpasok ng pera sa iyo. Ano ha? Tuloy-tuloy din, no? The coffee. Tuloy-tuloy ang tanim, tuloy-tuloy yung ani, tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Alam mo, nakakaingit eh. Kaso nga lang po ngayon. Iinan lang nagbebenta na nga, nagtatanong. Kunti po kasi yung supply ngayon dahil po sa bagyo. Kaya kunti rin po yung mula nung pandemic, dahil nung nag-start na pong mag-lockdown, wala na pong ganong binibiyay noon. Kaya mura. Medyo choppy po yung dating sa akin nung sinasabi ni Kaboni. Kaboni, pwede pong paulit? Okay po. Depende po sa kwan. Sa ngayon po, kasi mula nung nagka-lockdown na po, bumagal po yung kwan natin. Yung market po. Dahil nga po sa wala pong ganong
pambili siguro yung mga tao. At dumating po tayo sa Bagyo, wala rin pong ganong nagtanim at yung mga iba po nasira. Kaya konti po ang supply. Kaya po, konti rin po ang naibibenta natin sa ngayon. Kaboni, sinasabi mo na konti ang supply. Babaligtarin ko naman ang tanong. Kung marami naman ang supply, hindi naman mabili. Ano yun, tinatapon nyo na lang, pero dapat tuloy-tuloy pa rin ang pagpitas at pag-ani dahil kung hindi, hindi gaganda yung... Mag-oversupply naman po, masisira kasi... Yung halaman? O kinakamu-oversupply naman? Mag-over... Tatanda po na po siya pag hindi na-harvest ng kwan. Hindi na po maganda yung dahon. Kaya kailangan po nag-babies tayo sa market. Ay sa susupplyan nating market. Kaya hindi po pwedeng masyadong maraming magtanim. Pag nasobra ng maraming magtanim, yun din po babagsak po. Kung dahil alam ko, ikaw ay eksperto sa mga gulay, eh, di ba? Ang kadalasan sa iyo ay yung pinag-uusapan natin, nagtatanim ka rin ng talong at iba pa, tama ba? Sa tingin mo, alin ang hindi ko na pinag-usapan pag-usapan yung pagpapatubo ng halaman? Pag-usapan natin, alin ang madaling i-market? At saan ang maganda ang markup? Parehas po maganda. Kaso nga lang po, gawa po nga ng pandemya, nalugi tayo itong nakaraan, kaya wala po tayong naitanim na talong. Pag mahal ang talong, lahat po ng gulay, ay maganda pong i-market at magandang pagkakita. Manong, ang mahal ng talong ngayon, no? Pupunta ako sa farmers, ang presyo yata, sabi sa akin, 60 per kilo ba o 80 pesos per kilo? Nandun po. 60 to 80 po. Umabot pa nga po ng 120 nung katatapos po ang bagyo. Sa Ordaneta po iyon. Oo, sa Manila po. Nakita ko dun sa Tomas, no? Pero siyempre, hindi naman natin masisi yung mga magsasaka dahil kumonti yung ani, no? Maraming naapektuhan. So, and dapat bigyan natin ng chance naman kumita yung mga magsasaka natin. Tama po. Kaboni, puwera sa ang kumbaga sa amin sa baboy na peste, no? Malulugi kami yung mga nagbababoy. Sa iyo nabanggit mo na yung bumagyo, yan, bumagsak o nasira mga pananim. Puwera sa bagyo, sa anong bagay kayo nalulugi pa? Yung presyuhan, siyempre, yan yan. At saka yung bagyo, meron pa ba? Pag masyadong marami pong nagtanim, then pag summer po, yung may mga time kahit hindi summer, may mga time po na talagang yung insekto matakaw po at malakas pong mag-multiply. Kaya doon din po, nasisira din po yung tanim namin. Kahit madali lang siyang itanim, madaling palakihin, pag nabutas na po, hindi na po nabibenta. Ayan, Kaboni. Ako po ay may iiwan ng tanong sa iyo bago tayo mag-break. Natutuwa ako dun sa Kaboni natin. Parang ang taga-Tagalog natin dito. Si Kasen, doon si Kaboni. Last time may tumawag sa akin ka, Ami. Hey, Doktok, wala pa sa'yo, no? Wala, kaso, oo. Wala ba? Oh. Pero iwan lang ko po ang tanong sa inyo. Ito po bang pagtatanim ng saluyot, pwede din po ba sa bakuran? Pwede rin ako. Sige po. Yan, sagutin mo yan. Kaboni, sa ating pagbabalik. Babalik po ang pag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Kaboni, iniwan ko sa'yo yung tanong na pwede ba tayo magtanim ng saluyot sa ating bakuran? Pwede rin po, ma'am. Dahil madali lang naman pong itanim. Tsaka pag sa bakuran po, hindi po ganong napepeste.
Oo, kasi may Amy, kasi may Kaboni, tama ba? Kasi pag maramihan, talagang madaling mapeste. Ganyan yung pagtatanim ng mga pakwan, pag lahat kayo ay nagtanim, madaling mapeste. Pero kung ikaw ay backyard lang, may dalawa kang masitera, pwede na. Ang tanong naman doon na Kaboni, sana man makakabili tayo ng buto. Na kung halimbawa ay pambahay lang na may konti kang masitera, may nabibili bang buto niyan? Marami po sa mga palengke, sa mga nagtitinda po ng mga buto-buto. Ah, okay. Pwede pong magtanong doon, mayroon po silang available. Ah. Lahat naman po ng palengke dito sa atin, may nagtitinda po ng mga buto-buto. Tingin po sa mga pwesto-pwesto sa mga nagtitinda rin ng kung ano-ano, mga gulay, mga uling, gano'n. Opo. Kaboni, itama niyo nga po ako kung ano, hindi kasi ako sigurado, no? Pero sabi kasi nila sa akin, pagka, di ba yung dahon ng saluyot, pag maraming butas, sabi nila, mas safe daw kainin. Dahil konti lang ang mga insecticide, tama ba yun? Pagka maraming... Yung mga butas-butas na ganyan, yung mga kagat-kagat ng mga insekto. Bali, Amy, papadala ko sa'yo yung saluyot na maraming butas. Yun, dahil wala pong chemical. Yun ang sabi eh. Pero tayo, paano po natin minomonitor yung chemical na binibigay natin sa ating alagang saluyot? Na hindi tayo sumusobra, yung mga ganon. Siyempre, kailangan i-consider natin yung safety ng mga consumer natin. Opo, tangkilikin po natin yung mga nakarehistrong chemical na ibinebenta ng mga agri-supply. Emmy, ano? Pag-spray rin, dapat na may withdrawal period eh. Nasa ano naman yon? Nasa level ng mga chemical na sa likod ng ano yon? Kung ilan ang withdrawal period para at least alam ng mga magsasaka. And I think yung mga magsasaka naman medyo maingat din kasi kinakain din nila yun eh. Yung itong mga saluyot kinakain din nila sa bahay yan. So, maingat din sila. Oh, okay. Tama yun. Kainin nila yung produce nila, di ba? Gamitin nila. Doon naman sa pag-aalaga natin na Kaboni, masasabi mo ba na yung pinaghihirapan ay sulit. Kumpara mo sa halimbawa ay sitaw, talong, anong masasabi mo doon? Sulit po. Pagka mataas ang presyo. Depende sa ano yan, supply and demand, Doc. Tama po. Ang tanong ko doon na Kaboni, masyado bang malikot ang presyo? Tulad sa manok, ano? Sa manok, sa loob ng 3 araw, nag-iiba presyo. Yambay, bago bumaba, bago tumaas, tuloy-tuloy ba bumababa o bigla na lang tataas, bababa? Paano ang kadalasan na nangyayari dyan sa saluyot? Sa pagka wala pong calamity, kahit ano pong gulay, ang kwan ng mga farmer, pag maganda ang presyo ng halimbawa at talong, maraming magtatanim. Sili, pag maganda ang presyo, maraming magtatanim. Pag maganda presyo ng saluyot, marami din magtatanim. Pagdating ng araw na pwede nang anihin yung mga naitanim nila, edi nagsasabay-sabay po sila. Yun ang problema. Kaya, Doc, sabi ko dapat may national planning yan. Na kung kailangan, ano bang may zoning, no? Ito, tam na natin itong produkto. Para at least, hindi yung galon. Kasi I think ayaw rin na mamagsasaka yun, no? Biglang tataas, biglang bababa. Mas gusto nila medyo stable din yung presyo. Para at least, continuous yung pagtalim nila. Kaya yun ang for the past years, no? Hindi lang naman dito sa administration na ito. Pero yun ang hindi nagagawa ng Department of Agriculture. So ang sinasabi mo dyan, Kasendo, na dapat ay may regulatory body
At sa tingin ko naman, pero ang problema, maaaring kahit may regulatory body, baka naman ang mga magsasaka natin, oy, bakit ako pipigilan? Eh, ang ganda ng presyo, kaya ako'y magtatanim. Sana din sa akin, yung mga magsasaka natin, yung mga nagtatanim na yan, magkaisa sila-sila na, sige, kami muna dito, kami sa Kalasyaw, ganito, kami dito sa bandang La Union, ganito. Magkaisa-isa rin sana para hindi ganyan. Dahil lagi sa lahat ng interview natin, ang problema nila yung presyo eh. Yung supply and demand eh. Dok Sosi, kasi ang sinasabi ko lang is kung maayos nila na yung presyo, na ito yung presyo, di... Yes, Casendo. Yeah, di dapat eh, ano, kung regular na yung presyo na ganon, siyempre, ibig sabihin, kunyari, ang markup mo is 20 pesos. No? Kung constant na ganon, lahat eh, yung itatalim, eh, lahat, eh, kung maganda yung pagkagawa, no? Ibig sabihin, eh, regulated na yun ang kita, eh, lahat eh, makikinig yan. Pero kung ngayon, mataas ang presyo, bukas eh, bagsak ang presyo. So, siyempre, kawawa rin yung mga magsasaka. Lilipat sila ng crop. Tapos eh, lahat pupunta dun sa isang crop na yun, babagsak na naman yung presyo. Yun nga ang problema eh. Yun ang sinasabi natin. Oo, yun nga ang problema talaga. Masyadong marami. Marami po ang nagtatanim. Lahat ang nauso. Yan, lahat ng sabi nga, yung mga trending. Pero, Bonnie, ang tanong ko po sa inyo, gano'n ka na ba katagal na nagtatanim ng saluyot? 8 years na po, ma'am. Oh, 8 years na rin na tuloy-tuloy ang pasok ng pera kay Ka Bonnie. 8 years na tuloy-tuloy ang ano. Hindi. Ka Bonnie, sa 8 years na yan, alam ko na hindi lahat yan laging mataas ang presyo, hindi lahat yan laging pababa. Ano po ang natutunan niyo diyan sa 8 years? Ano bang diskarte dapat kung ikaw ay magtatanim ng saluyot? Kailangan mong mag-monitor kung maraming nagtanim. Dapat pagka kwan, hindi sabay-sabay ang pagtatanim. Opo. Pero yung panahon, wala na. Kino-consider mo po ba yung panahon? Basta doon lang sa dami ng pagtatanim, ay hindi ako sasabay dito, ganun lang. Siyempre, pag bumagyo is, pag bumagyo, may maganda kang sight na medyo mataas, kailangan magtanim ka na, kaagad-agad. O kaya, pag ganung bagyo, may nakareserba kang taniman na nasa mataas na lugar. Para continuous yung supply mo, yung ibebenta mo sa luyot. Kasi pagka nasa mababa kang lugar, hindi ka makakapagtanim pagka tatlan. Dalbasa pa. Opo. Nababaha. Ganun po. Nababaha, oo. Isa pa yung kalaban ng saka, yung baha. Mga nalulubog po yung mga tanim. Yan ang ano. Ang dalas sumisira sa ating mga pananim, baha. Pero minsan, kailangan din man natin ng ulan. Dahil kung mahina lang ang ulan naman, yung ating mga dam ay kukulangin sa tubig at sa panahon ng tagaraw, eh wala na naman tayo magagamit na patubig. Kaya may pros and cons eh, yung ulan na yun. Kaya nga eh. Eh, nasa atin yan, paano natin? Diba? Iko-control yan. Kasi alam na natin darating yung ulan, alam na natin darating yung bagyo. Pero paano ba tayo nagpe-prepare? Tama ba ako? Paano tayo nagpe-prepare? Paano natin ano, kino-consume to? Kasi minsan, tag-ulan na, naubusan ka pa ng tubig, Dok. Diba? Hindi maayos. Yan ang ano. Kaya naging problema sa atin. Kaponi, sa 8 taon mo sa pagsasaluyot, eh ano na ba ang mga napundar mo? Yan ang ano, okay, para naman ganahan ng ating mga manonood. Parang marami-rami ka nang napundar eh. Nakapundar na rin po ng saluyot lang. Nakapundar na rin po ng truck para sa pag-deliver. Saluyot lang ha. Kaboni, ulitin ko. Yung kinita lang sa saluyot. Huwag mong isama yung kinita sa talong. Sa saluyot lang.
napag-aral ko na rin po yung panganay ng anak, nakapagtapos na rin at nagtatrabaho na. So, sa ngayon po, yun lang po. May track, nakapag-graduate. O, Dok Sosi. Pwede na. Kanin niyang kaluyon. Kaluyon yung kailangan dyan. Kasi ito yung isusunod ko tanong, irrigated po ba yung kailangan dyan? Baka makikimaya na naman ako eh. Hindi pwede sa'yo, Emmy, kasi hindi irrigated yan. Ano ba naman? Hindi naman pasok dun sa taniman ko. So, kailangan na ito magkaming tubig? Kailangan po, ma'am, na may tubig, irrigated. Kasi hindi wala na talaga. Hanggang palay po talaga kami. Hindi po mapasok eh. Anong nutritive value ang makukuha natin na kaboni sa saluyot? May kanya-kanya yun eh. Mataas ba ang protina nito? Mataas ba ang fiber? Anong kahalagahan ng kakain ka ng saluyot? Sa pagkakaalam ko lang po, pangalawa pong gulay sa malunggay, kasi malunggay po ang isang pinakamasustansya. Pangalawa po ang saluyot. Sa pagkakaalam ko lang po. Masustansya sa anong bagay? Protina? Carbohydrates? Mga vitamins? Protina. Sa protina. Okay. At may mga vitamins din po. Ayun po sa aking nasasaliksik. Pero sa ngayon, hindi ko po masabi lahat. Kaboni, maliban ba sa pagkain ng saluyot, eh meron pa ba tayong ibang pwedeng gawin sa mga dahong ito? Sa alam ko po, pagkain lang. Pero kung halimbawa po hindi mabenta, pwede rin po sigurong i-compose. I-compose? Dahil bukod sa masustansya, eh, masustansya rin bilang organic. Hindi na po kuan. Dahil po sa mga pinagtatanaman namin ng saluyot, pag ganong inararo namin at kinamnan ng palay, mabulas po yung palay na naitatanim sa na may saluyot. May nabulok na saluyot. Ganong kalaki, Kaboni, ang taniman mo ng saluyot sa ngayon? O yung ang pangbalasak, yung taon-taon, mga nagre-renta ka ba rin ba ng lupa na katulad ng iba? O sarili lupa mo at gano'ng kalaki? Nagre-renta rin po. Kung minsan, pag maraming order ang exporter natin, maabot po ng 4 hectares po. Tsaka kailangan continuous. Halimbawa, may 1 hectare kayo tatanim ngayong buwan, kailangan may isa na naman sa susunod na buwan nang sa ganun, dire-dire. Tuloy-tuloy. Dahil nga po, depende po sa panahon kung yung usbong ay maganda. Pagka po December, napakahirap po magpaganda ng usbong sa January. Pag malamig na po, wala pong magandang usbong dahil mangungulot po ang daon ng saluyot na usbong pagka pasyadong malamig. Pero po yung bagong tanim, yung bagong puno, bihira po yung nangungulot pag malamig. Kaya bibihira po na kapag second time, third times pag ganitong malamig ang panahon. Manong Boni, itong area, di ba, hindi pwede yung rice field area. Ibig sabihin yung may tubig, di ba? Ito is yung medyo mas mataas ng konti. Yung pag-upa mo ng isang hektarya, magkano naman pag-upa mo dun sa mga kapitbahay niyo? Depende po sa area, dahil pagka ganun, halimbawa ay wala na siyang planong magtanim at walang puhunan, eh, hindi rin lang matatamnan, babakante rin, di makakamura ako sa pag-re-renta. Sa 10,000 na 3 buwan or paano bang pag-renta? Kung minsan, pagka per season, halimbawa per 6 months, pwede na yung 10,000 sa isang hektarya. Pagka low value crop, gaya ng saluyot. Hindi totally high value crop kasi ang saluyot sa pagkakalam.
okay na yun. At least eh, yung mga area na hindi tinatamnan, matatamnan, no? So magandang ano ito, maganda itong at least magagamit pa rin yung lupa. Basta po may makukuhang tubig underground at may supply, kung may kanal na pagkukuhanan, basta po ang importante po may irrigation. May tubig. Tubig. May irrigation. So, may hulog eh. Hindi talaga pwede pa. May tubig. Okay. Yan yung ano eh. Ayan, Kaboni. Dami mo ng experience dyan. 8 taon ka na. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang pagsasaluyot mo. Ikaw po, ano ang nakikita mo after na itong... Sabi mo nga, ano, may pandemya, humina ang iyong benta. Eh ngayon po, December 11, 12, 13, yan po yung mga possible dates na lalabas na daw itong vaccine para sa COVID. Eh ano po ang para sa inyo, magiging impact na to sa pagbebenta mo ng saluyot? Maaari po, ma'am. Dahil luluwag na po yung ekonomiya natin. Siyempre po, marami na pong makakapagtrabaho, gaganda na rin po yung bentahan. Lumalabas sa'yo ay, pili ka sa mga platform sa'yo, walang middleman sa'yo, ganun ba? At kung meron man, nasuba ka na ba? O pa, tsaka paano ang bayaran yan? Kasi-kasi ba yan? O unos yung otra? Paano ang bayaran ninyo? Sa ngayon po, pagka sa market, kasi-kasi po, may middleman pa rin po pag wala akong tanim at wala akong patanim. Kasi po, lalo pagka malayong lugar, eh, mas maganda na yung may middleman kasi doon na ang taga-harvest para maiwasan yung mga tao na ako pa yung kukuha ng mag-harvest. Kasi po sa bintana ng saluyot, pagka middleman ka na, ikaw lang magre-renta ng taga-harvest. Ang usapan sa farmer, kung halimbawa ay pertani, eh, linis na sa farmer, halimbawa 10, babayaran sa farmer, 10 na isang tali, ikaw na yung magpaparvest, yung middleman. Kaya gumagamit ako ng middleman kung minsan para sa aking less effort. Oo. Tama. Tama yan. Less gasto sa'yo. Opo. Kasi-kasi yun. Kasi-kasi yun sa middleman mo. Iwas din sa bansa pagkuhan ng mga tao, pag-transfer ng mga tao sa ibang lugar. Oo. Dok, so si Kaboni, ano po ba yung kasi-kasi? Para naman, hindi tayo yung mga cash. Unfamiliar na ano, sa cast ating mga... Cast to cast, this Kaliwaan. Pero yan na kain ni Kaliwaan, ika nga. Oo, pag kinuha mo yung produce ng farmer, bayad ka naman ng pera mo. Ganon. Yan pala yun. May bago pero po pa, na nag... Ano? Pagmura po ang saluyot, kasi po sa sinusuplayan nating export, hindi nangyayari na nangungutang din nila ng isang buwan hanggang dalawang buwan. Kasi po matagal po ang shipment sa barko. Pag marami na silang naipadala, eh, marami na rin po silang gastos, marami na rin po silang nautang sa akin. Kaya pinapakiusapan ko rin yung mga farmer, pag kinukuha ko sa farmer, o kung anong gusto niya, kung mabinta niya, o ibenta sa akin at ipapautang ng isang buwan kaysa naman hindi niya mabenta pag muraan sa luyo. Sa mga tuwid, kapag sa Kaboni, sa pag-exporter, pirmes na may terms. Ibig sabihin, isang buwan hanggang isang buwan at kalahate bago ka mabayaran ng exporter? Nangyayari po iyan. Oo. Minsan naman nagigiusap ako, nagkakas naman po sila. Pero pagka marami na po akong na-deliver, at isbawa po, nasa 10 ng delivery, ang mababayaran lang po doon hanggang 5 delivery. Maantala po na isang buwan hanggang isang kalahating buwan yung kalahate, yung 5 delivery. May nangyari na po ba na hindi nabayaran yung binigay nyo na saluyot? May ganun na po bang insidente? Sa exporter po, wala pa naman. Pero yun pong nare-reject kung minsan yun lang po. Sa problema
sa traveling, pag nag-traffic, na luluto po sa gitna yung ng kamada ng sanuyot. Yun po ang nangyayari sa pag... Minsan nalulugi rin po ako doon. Pag may nag-aberya po sa kalsada, sa expressway, nagkabanggahan, pag umabot po ng 7 hours yung traveling na nakakamada, naluluto rin po yung sanuyot. Ah, yan ang hirap sa mga gulay eh. Sa mga gulay at prutas, medyo ang prutas pa nga hindi eh. Pero ang gulay, yan ang problema, yung shelf life, yung sa pagbibiyahe. Yan ang problema. Gaano po ba katagal tumatagal yung mismong dahon bago malanta ka, Bonnie? Nasa labas po, eh madali lang pong malanta pagka mainit ang panahon. Sa mga shipment naman, pag nakakamada po, hanggang dapat hanggang 6 oras lang siya nakakamada. Pag umabot po ng 7 hours, maluluto muna po siya. Iinit po yan at magiging brown na. Iinit eh, iinit. Opo. Kaboni, siyempre kahit magsaka tayo, alam natin na sa ating lokal, saan ginagamit yung saluyot? Yan ba ay nalagyan mo lang? Anong mga luto? Anong mga luto ang pwedeng paggamitan ng saluyot? Sa aming mga Ilocano, maraming mga luto. Sa dinengdeng, mostly po, gamit sa dinengdeng yan. Labong at mga bulaklak ng kalabasa. Pwede rin po yung sitaw na lagyan ng saluyot, binaguan. Pwede rin pong ipaksiw. Apaksiw, ha? Opo. Ay, ipaksiw-paksiw na may suka? Opo, pwede rin. Oo. Oh. May suka po. Oh. Yung mga iba, ina-adobo nila. Hindi pa ako nakatikim yung adobo na ano, nasa luyot. Ang alam ko sa luyot, ano eh. Mainit na tubig lang, di ba? Tapos lagyan mo ng sibuyas, garlic. Okay na yun. Ay, pwede na yung sa luyot. Isusutay mo lang yun eh. Oo. Oh. Isa mo lang eh, lagyan mo ng konting Nora seasoning. Ayos na yan eh. Ayos na. Kasi ito, Doc Sossi, Doboni, ma-share ko lang, no. Alam niyo po ba na unang-unang try na nakain ko, medyo pihikan kasi ako sa pagkain, no? Pero unang, sa karne, wala akong pinipili. Pero pagdating po sa gulay, medyo pihikan ako. Ang una ko po talaga nakain na gulay, itong saluyo. Kasi madulas eh. I mean, yung lunok ka nalang ng lunok. Ganun lang. Kaya itong episode natin, malapit sa puso ko to, saka sa tiyan. Masarap ng luto na to yung ano, may inihaw. Inihaw na tilapia, hito, o kaya yes, ano pa ba? Yes, yung combination niya. Opo. Yun kasi sa amin dito, ginagawa, sinasahog. Di ba? Saluyo, tapos ang sahog niya, inihaw na hito. Ah, di ba? Ang sarap, nakakagutom. Anyway, isang oras na naman po ay lumipas. Kabuni, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa amin. Salamat po na pumayag kayo na ma-interview namin kayo at ma-share sa amin ang inyong kaalaman sa pagtatanim ng saluyot. Eh, tuloy-tuloy po ang ani, tuloy-tuloy po ang pasok ng pera, sabi nga ni Ka Sossi, para po sa inyo. Alam naman po at maraming salamat rin po. Ano po yung gusto nyong sabihin sa mga gustong magsimula po sa pagtatanim ng saluyot na ang pilot natin? Masasabi ko lang po, ang unang-unang titingnan nila yung market. Mm-hmm. Is kung garden lang naman po, pwede namang ibenta sa kapitbahay, sa tabi pa pa. Mm-hmm. Habang mag-uumpisa ka pa, kailangan konti pa lang para hindi ba. Parang eksperimento pa lang. Pero kung gusto nilang targetin ang maramihan, hanapin nila ang market. Yun lang po. Tama yan. Tama po yun. Ayan, market po talaga. Importante po yan. Bilib ako dyan sa kanya at maraming salamat, Ka Bonnie. Sa tagal ng panahon, sigurado expert ka na sa lahat ng klase ng pagugulay. Maraming salamat, Ka Bonnie. Maraming salamat.
Maraming salamat din po, Doc. Thank you, Madam Bonnie. Ayan po, isang oras na naman po lumipas, Doc. Kasendo, maraming salamat din po sa pagsama. And ka, Bonnie, maraming maraming salamat po. Dito ko na po puputulin ang ating episode sa araw na to. Alam ko po na marami kayong natutunan at marami din po kami natutunan. Sa samahan niyo po kami sa mga susunod pa na episode na mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Thank you.